guys. So, hello guys. Welcome to my channel. And welcome to my channel. Itong vlog ko na ito ay para sa mga kagaya kong baguhan na YouTuber na nag-start din na walang wala at walang kaalam-alam sa pag-YouTube or pag-YT. So, ito ay regarding sa strike, okay? So, may dalawa akong strike na monetize ba yung channel ko? So, ang sagot dyan is, ito po yung regarding sa experience ko na i-share po sa inyo, okay? So, may dalawa po akong strike sa dating channel ko. Ayun. So, regarding sa reuse content po yun. Nagkaroon po ako ng strike sa company namin. In-upload po yung video nila. Tapos, na-detect. Tapos, in-strike ako. So, yun. Nagkaroon po ako doon na hindi ako pa in-edit. Okay. So, yun. Yung pangalawang strike ko naman is yung regarding sa movie ng COVID. Nung pag-start ng COVID, nung March ata. Or nung ano pa yun, na-upload pa yun nung January. Yun. Nung January po, na-upload po yung movie na yun. Nagkaroon ko ng pangalawang hindi pala na-strike yun, copyright claim lang. Na-copyright claim lang yun, hindi na-strike. So, ang pangalawa kong strike is yung in-upload ko na kanta. Taga US ata yung nagkanta nun. Basta English yung kanta niya, patapos parang Amerikano yung nagkanta. Yun, viral din yun. In-upload ko po sa aking channel. So, nagkaroon ng dalawang strike na yun. So, at mayroon din akong nag-viral na video na iba't ibang movie, yun, iba't ibang movie po yung nag-viral sa akin at nakuha ko po yung 1K subscribers at saka 4,000 WH sa dati kong account. So, ang nangyari po doon is nag-apply po ako ng monetization, application po sa monetization. Nadagdagan po yung strike ko, naging tatlo. So, nag-email si YT sa akin, nag-email po si YouTube, tapos na yung isang channel ko is sinabi niya 7 days na lang ma-terminate na yung account ko. So, yun. So, nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot na ganun ang nangyari. So, sa pinaghirapan mo, nakipag-yakapan or nakipag-tikitan. So, yun. Na-terminate yun. Ang advice ko po sa mga small YouTuber na nagkakaroon ng mga strike, copyright strike, magkaiba po ang copyright strike at saka copyright claim. So, ang copyright strike ay yun na yung mataterminate yung account mo. So, yung copyright claim naman is yun naman yung yun naman yung mga kanta, makukuha mo sa kanta, yun may nagka-claim na sa kanila, ganun. So, bagong ma-terminate yun, nung nag-apply ako ng account ko is, nadagdagan ng tatlo yun. So, yung na-copyright claim na moving nag-viral na COVID-19 na pandemic movie, yun ang title. So, yun ang in-upload ko, nag-viral yun. Ayun, na-detect na ng company yung nag-viral. Ayun, in-strike na nila ako. At hanggang sa nawala yung isang channel ko. So, advice ko po sa mga lahat ng magkakaroon ng strike na mga small YouTubers, para hindi masayang ang effort ninyo, hintayin ninyo po yung mag-expire. Kasi may expiration po yung strike, okay? After 90 days. Oo, 90 days yung isang strike. Ayan. So, ang advice ko, para hindi masayang, hintayin ninyo mag-expire bago kayo mag-apply. So, ganun po yun. Kahit nakuha ninyo yung 4,000 WH, 4,000 watch hours, at 1K subscriber, huwag po kayo mag-apply. Kasi, lahat ng mga, kasi nagtanong-tanong ako kung pwede bang applyan ko yun sa lahat ng monetized channels. Sabi nila, karamihan sa mga monetized channels, sabi nila, go for it, mag-apply ka, sabi nila sa akin.
go for it, mag-apply ka. Karamihan, 100% sa tinanong ko is 90% sa kanilang mga monetized channel na nag-inquire ako na kahit may strike ako, mag-apply ako, sabi nila po ay okay, sige lang, mag-apply ka, go for it. Ganun ang sinabi nila sa akin. So, iisa lang na monetized channel ang nagsabi sa akin na wag ka pong mag-apply. Yung sabi niya, hintayin mo munang expire. So, ang pinaniwalaan ko doon is yung maraming nagsabi na sige, mag-apply ka. Yung isa lang yung nagsabi na sa akin na. Yan. So, hindi ko na pinaniwalaan yun. So, wala tayong magagawa po doon. Ayun. So, sa mga yun, para sa inyo mga kasamahan ko, mga small YouTuber na wala pang kaalam-alam sa ating channel, ayan. Mayroon po tayong ayan. Para po sa inyo to. At yun, at gumawa po ako ng aking channel. Gumawa po ako ng bago kong channel noong April 18 na ngayong panahon ng kalagitnaan ng pandemic. Gumawa po ako ng isang channel ko. Ayan. At in 1 week, kasi alam ko na yung mga maraming tao na makakuha ako. So in 1 week, nakuha ko yung 1K subscriber. At yun, tinarabaho ko po yung WH ko in April 18 hanggang ngayong June. So, nakuha ko yung 4,000 WH. So, yun, nakapabilis, di ba? At hindi na po ako nag-a-apply ng mga, hindi na po ako nag-upload ng mga copyright claim, hindi na ako pumayag na may CPR na may hita ko doon sa restrictions sa aking channel. So, yun. At hanggang saan na-monetize po ako. So, regarding naman doon sa pag-apply ko ng monetization, again, kasi dati, ito ko rin po ay share ko regarding sa AdSense, okay? Sa AdSense din po, nag-apply po ako sa AdSense. Kasi ang sagot ko doon ay I do not know. Kasi hindi ako alam kung nagawa yung isang AdSense na ginawa ko noon sa na-terminate na account ko. So kung nag-apply po kayo sa AdSense, tandaan ninyo po yung password niyo. So yun, kasi kung hindi na-approve yan, yun pa rin ang gamitin niyo. Okay? Ayun. Kasi hindi papayag po ang AdSense na dalawa ang pangalan mo na parehas ang address, na parehas ang pangalan. Yan. So hindi papayag po yun. Mahihirapan po kayo sa application nyo. Kasi sa akin is pumunta sa 7Ds. 7Ds yung application ko. So yung 4Ds is pag-apply ko sa AdSense. In-applyan ko ng 2 times yung AdSense. Yan. In-applyan ko ng 2 times. Sabi niya sa akin, mayroon akong old AdSense. You have existing AdSense. Nag-email siya sa akin. Tapos in-applyan ko ulit. Dinilit ko yung old. So in-applyan ko ulit. Ayaw pa rin. So, why not? Try ko yung dati. Kasi naupang ko yung dating AdSense ko. So, why not to use the other AdSense? Na old AdSense. So, ginamit ko yung old AdSense. And then, yun po. After, yung second step ng monetization ko is, naging done na po. Nag-done ka agad in few minutes. Ginamit ko yung old AdSense. So, naghintay po ako ng 2 days. Saturday. Oo, Saturday, Sunday, mga 3 days, may ka-3 days yung ano kasi weekend na yon. So, naghintay po ako ng 3 days, yun na po ay na-approve na po yung channel. So, yun po mga kapatid, at yun po, yun regarding po yun sa AdSense na naman. So, regarding po sa reuse content, mga kapatid, kung magkakayon po kayo ng free reuse o reuse content sa channel ninyo, dagdagan ninyo po ng outro at intro. Outro at intro. So, yun ang advice ng iba kung yun, sa research ko din po. Lagyan yun ang outro, yun ang pinaka-importante. Ang sarili ninyong outro or intro or sarili ninyong video na reaction ninyo. Kailangan meron po kayong reaction or intro or outro. Kahit i-strike nila yan, yung channel ninyo, at mawawala yung video sa ano mo, hindi ka makakaroon ng strike. Meron kang chance na hindi makakaroon ng strike. Kasi, ang matitira po doon is, yung pag in-strike nila yan, mawawala yung video na in-strike nila, ang matitira na doon is yung intro mo at yung outro mo. Or yung video mo na ginamit mo na mayroon kang at least konting video doon,
Tapos pag ini-strike nila 'yon, matitira yung matitira yung hindi na copyright claim na video mo doon sa channel mo. So hindi ka magkakaroon ng strike. Mayroon kang chance na hindi makakaroon ng strike. So 'yun po ang aking 'yun po ang aking advice sa lahat ng mga small YouTubers, kasi marami akong nakikita mga small YouTubers na tumatagal na hindi na monetize. Ayan. So sayang yung pinaghirapan. Sayang yung pinaghirapan, mga kapatid. So 'yun po ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid, at sa susunod naman po, pwede po kayong magtanong sa aking channel diyan sa comment box para pag-usapan natin sa susunod nating vlog. So yan lang po. Gusto kong ma-share sa lahat ng mga small YouTubers na kagaya ko. And maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa aking channel. At kung nagustuhan mo yung video kong ito, please subscribe and like and share naman po. Maraming salamat po.